santo. Walang pinatatakutan, walang iurungan sa serbisyo publiko. Kalaban ng mga tiwalang opisyal ng gobyerno at tumutugi sa mga salot ng lipunan. Huli ka ni Jojo Sabial sa Magandang umaga, Pilipinas. Gising, Pilipinas. Kapatid, kapuso, kapamilya. Isang magandang umaga, araw sa inyong lahat. Araw ng Martes ngayon sa buwan ng Agosto. Agosto 18 sa taong 2020. Jojo Sibial ang inyong lingkod sa umagang ito sa akin pong YouTube channel, Huli Ka ni Jojo Sibial. Please subscribe my YouTube channel, Huli Ka ni Jojo Sibial. At pakipindot lamang ho ng notification bell upang pong ang aking mga videos ay inyo pong mapapanood. At pakilike, comment at higit sa share. Maraming salamat po. Yan po'y utang ko po sa inyo. Mabuhay kayo. At pag-usapan natin ngayong umagang ito ang mga balita. Ha? Headline ngayon sa araw ng Martes. Ang mga mainit na balita sa loob at labas ng bansa. Ayon kay Secretary Roque, sa loob ng linggong ito, nakatakdang bumalik ng Malacanang si Pangulong Duterte. Ayon din kay Secretary Roque, muling nilinaw na hindi bumiyahe ng Singapore ang Pangulo. At walang sakit ang Pangulo at malakas ang kaniyang pangangatawan. At ayon naman ho kay Secretary Harry Roque, mag-ingat ho tayo sa fake news at tiyaking tamang impormasyon ang ibinabalita. Patuloy ang investigasyon sa binuong task force kaugnay ng umano'y anomalya dyan ho sa PhilHealth. At pagsusuot ng face shield sa mga lugar ng trabaho at pampublikong transportasyon, hindi pa rin nasusunod ng karamihan. At Philippine Red Cross, hindi muna tatanggap ng mga magpapaswab test gamit ang PhilHealth simula ngayong araw dahil nasa 800 million utang ng ahensya. At ikatlong pagdinig ng Senado sa umano'y anomalya sa PhilHealth magaganap ngayong araw. Department of Health Secretary Francisco Duque III dadalo sa pagdinig ng Senado sa pamamagitan ng video conference. At 51 paggamutan o 51 na paggamutan na may kasong fraud, binigyan pa rin ng pondo ng PhilHealth ngayong may COVID-19 pandemic. At napatay na NDFP consultant na si Randy Ichanis na ilibing na. Mahigit 20 milyong pisong halaga ng ilegal na droga na sabat sa magkahiwalay na operasyon dyan sa Taguig City at Laguna. At 6.5 magnitude na lindol naramdaman sa Masbate. Metro Manila at iba pang lalawigan isa ilalim sa GCQ o General Community Quarantine mula ng August 19 hanggang August katapusan, August 31. At ilang opisyal ng gabinete nag-quarantine magtapos ma-expose sa kasamahang nagpositibo sa COVID-19. Clinical trial para sa Japanese anti-flu drug na Avigan sinimula na kahapon sa ilang piling hospital.
At mataas na bilang ng mga nawala ng trabaho sa gitna ng COVID-19 pandemic, ipinagkibit balikat ng Malacañang. At mga alkalde sa Metro Manila handang magpatupad ng lockdown kung kinakailangan sa ilalim ng GCQ o General Community Quarantine. At ayon naman ho kay Yosek Solidom, tsunami hindi posible matapos ang magnitude 6.5 na lindol sa Masbate. At panahon ng kalamidad tulad ng lindol, hindi dapat baliwalain ngayong panahon ng COVID-19 pandemic. At sa panahon ho ng mga sakuna, mga LGUs, dapat may sariling evacuation center para sa oras ng kalamidad. Magandang umaga, Luzon! Magandang umaga, Visayas! At magandang umaga, Mindanao! 7,100 mahigit na isla sa bansang Pilipinas. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ang programang Huli Ka ni Jojo Sibyal ay mapapanood at mapapakinggan sa Facebook Live Jojo Sibyal at sa YouTube channel Huli Ka ni Jojo Sibyal. Kapatid, kabuso, kapamilya, sa lahat po ng aking mga viewers, followers, subscribers, maraming salamat po sa inyo. At doon sa mga chismoso-chismosa na sinasabi ho ang Pangulo, ay bumiyahe ho ng Singapore, walang katotohanan ho yun. Eh kayo ho, kapag ka naglabas ho kayo ng mga balita, dapat ho may katotohanan. At hindi ho maganda. Kaya nanawagan ho si Secretary Harry Roque ng Malacañang na dapat ho tiyakin natin, tiyakin ninyo ang inyong mga ibinabalita, ha, sa publiko. At ang Pangulo ho, ngayong linggong ito, darating na itong linggo na ito, ha, nakatakdang bumalik sa Malacañang. Ayon ho iyan kay Secretary Harry Roque. At syempre ho, lahat ho ng kaganapan dyan ho sa Malacañang, lalo na ho sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay tungkulin o trabaho ho ng tagapagsalita o spokesperson sa katauhan ho ni Secretary Harry Roque upang pong ipaalam sa atin o sa taong bayan kung ano na po ang lagay ng ating Pangulo. Huwag ho ninyong pangunahan ha si Secretary Harry Roque. Kaya kayong mga chismoso, chismosa riyan, naglalabas ng iba't ibang mga balita, lalo na dyan ho sa social media o sa Facebook at iba pa, abay ayos-ayusin ninyo at hindi ho nakakatulong yan, lalo na ho ngayon sa panahon ng pandemya. Ang kinakailangan ho natin ngayon ay pagkakaisa at pagtutulungan at pag-uunawaan. Dahil ayon ho kay Secretary Harry Roque, hindi ho nagpabaya ang gobyerno para ho sa kanilang pamamalakad sa ating bansa. At lumabas ho sa ilang iba't ibang mga social media accounts na nakita niyo naman ho, lalo na ho kay Senador Bongo, pinikturan niya ho ang Pangulo kasama ho ang kanyang pamilya. Kaya sino ho bang nagpakalat, nagkakalat ng mga chismis na yan? At panawagan ho natin sa publiko, ha, yung pagsusuot ho ng face shield sa mga trabaho, ha, sa lugar ng kanilang trabaho at lalo na ho sa pampublikong transportasyon, ay dapat ho nating sundin dahil marami pa rin hong hindi sumusunod, may ilan pa rin hong sumusunod, ha, sa pagsuot ho ng face shield. At tandaan ho ninyo, kapag kayo nahuli riyan, ay may kaakibat na kaparusahan o penalty ho yan. Baka ho kamot ulo, abutin ninyo kapag kayo ho iwan ko sa inyo, kayo'y pinaalahalahan na namin.
Ikaw, ako, tayong lahat ay kailangan ng sumunod sa batas ng ating gobyernong bansang Pilipinas. At hindi ho ito magandang balita ho. Ayon ho sa Philippine Red Cross, hindi muna tatanggap ang mga magpapaswab test gamit ang PhilHealth simula ngayong araw dahil nga nasa 800 milyong kapesos ang utang ho ng ahensya sa Red Cross, Philippine Red Cross. At ito ho, ikatlohong pagdinig ng Senado sa umano'y anomalya ng PhilHealth magaganap ngayong araw. Sana ho, ha, may kahinanatnan ito. Ay, Diyos ko po. Imbestigasyon dito, imbestigasyon doon. Korupsyon dito, korupsyon doon. Walang katapusang korupsyon ho. Napakarami na ho mga administrasyong nagdaan na maging hanggang sa kasalukuyan. Ay ang korupsyon ho, hindi pa rin ho masawat-awata at di matuldukan. Ano ho ba yan? Cancer ho na sakit yan? Na kailangan mo magdadialysis? Ano ho bang sakit itong korupsyon na ito? Wala ho bang gamot ito? Hindi ho ba po pwedeng ipasa na ho yung death penalty na yan upang ho maparusahan at mabitay ho itong mga korupt na mga opisyal na ito upang ho maging tanda ho doon sa mga susunod ho na tumangkang magkurap? At magandang balita ho ha, si Secretary ng DOH o Department of Health ha, Francisco Duque III, dadalo ho sa pagdinig ng Senado sa pamamagitan ho ng video conference. Mabuti naman ho at upang pong ipaliwanag ho ninyo ha, kagalang-galang na Secretary, kung ano ho ba talaga ang katotohanan dyan ho sa usapin ng anomalya ng PhilHealth ho. Bilang ho kayo ay isa hong mataas na opisyal ng ating gobyerno na kung saan ho kayo ho ay dapat ho minomonitor ninyo ang ahensyang yan dahil nga kayo po ay may sakop niyan ng PhilHealth na yan, damuhong PhilHealth na yan. Napakarami yung mga demonyong nandyan ho sa PhilHealth. Meron ho kahapon akong binibalita na may apat ho na opisyal ng PhilHealth ho, na nag-file ho, nakadilang leave of absence. Eh, ang problema ho, ito hong mga mataas na opisyal, mas mataas pa ho doon sa aking sinasabi, abay hindi pa rin ho nag-file, nakadilang ang kakapal ng mukha ng itong mga ito. Kasing kapal ho, ng gulong ng bulldozer. Mahiya naman kahit maawa kayo sa bansang Pilipinas at lalo na ho sa mga taong nagbibigay ho ng kanilang kontribusyon. Pera ho ng tao yan. At ewan ko sa inyo kung ano pa ba ang mga lahi ninyo at mga mukha ninyo iharap sa inyong mga pamilya sa ganyahong mga pinagagawa ninyo. O dili kaya'y sanay na ho, ha kayo? Eh natural, ka-Jojo, eh sanay na ho, yan ay makapal ang mukha, eh paano ho ba paimpisin ang mukha, ha? Kaya ngayong umaga na ito, iiwan ko po sa inyo isa pong katanungan dito po sa ating programa, ha? Paano ho paimpisin ang mukha ng mga makakapal na mukha dyan ho sa ating gobyerno na mga corrupt leader ho? O corrupt public official? Ano ho ba ang kailangan ho, ha? Ano hong gamot? Ha? Ano hong gamot ang pwede hong dito ho sa mga makapalang mukha upang hong umimpis, ha? Yung kanilang mga mukha. At 51 pagamutan, ha, na may kasong fraud, ha? Binigyan pa rin ng pondo ng PhilHealth ngayong may COVID-19 pandemic. At ito naman pong usapin sa droga, dyan ho sa Taguig City at Laguna, magkahiwalay na operasyon ho ng illegal na droga, napakalaking halaga po ang nahuli ho. Ha? Kaya congratulations ho sa ating mga law enforcement, ha? Mabuhay ho kayo, tuloy-tuloy lang ho ang trabaho, ha? Huwag tumigil, ha? Hanggang mas matapos ho itong problema sa droga.
Kumusta kayang lalawigan na mas bati dahil sila ho'y nianig ng lindol ho na 6.5 magnitude. Abay, malakas-lakas ho ito. Kumusta ho kayo yan? At dalangin ho, dasal ho. Dasal, dalangin ho ng aking pong programa, ang huli ka ni Jojo Sibial. Sana ho, wala hong naging problema ho sa lalawigan ninyo. Dasal lang ho tayo, ha? Dasal lang ho tayo. At ito na ho, ha? Itong bukas ho, magsisimula na ho, yung hanggang katapusan, Agosto 19 hanggang Agosto 31, no? Ha? Magsisimula ulit ang sinasabi hong GCQ, ito pong quarantine protocol, ha? Na, ito pong sinasabing General Community Quarantine, ayon ho, ha? Kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At yung pong ating mga ilang officialis o cabinet members, officialis ng gabinete, mag-quarantine muna matapos ma-expose sila sa nagpositibo sa COVID-19 na kanilang kasama. At sana ho, maging maganda ho ang kinalabasan itong sinasabi yung clinical trial, itong pagsubok ho ng isa pong Japanese anti-flu drug, ha, na ang pangalan ho ay Avigan. Ha, sinimula na ho kahapon ito sa mga piling hospital upang pong i-try o i-testing ho o karoon ho ng clinical trial. In other words, clinical trial ho. Sinubukan ho ito kahapon. Sana ho maging maganda ho ang resulta nito. Ha? At sana ho makatulong ho dito sa problema po natin ng coronavirus o COVID-19. At isa hong mataas na opisyal ho dyan ho sa Estados Unidos, bumisita ho sa bansang Taiwan, ha, upang pong siguro titignan nila kung ano ho ba ang kanilang ginagawa. Yan ho ang kagandahan ho sa bansang Taiwan. Hindi ho siya ganun kalaki, di ba? Hindi rin ho siya nagpapasikat, hindi nagbibida, ha? Walang maraming kwento, trabaho lamang. Pero tignan nyo, sila ho yung modilo ho ngayon at biruin nyo ho. Isa hong mataas na opisyal, ha, dyan ho sa Estados Unidos, ha, ay bumisita ho, ha, bumisita ho, ha, sa bansang Taiwan. At ito naman ho, dyan ho sa Malacanang ay pinagkibit-balikat lamang ho yung mataas na bilang ng mga nawala ng trabaho sa gitna ng COVID-19 pandemic. Dapat ho, mayroon hong tamang programa ho ang ating gobyerno doon ho sa mga nawala ng trabaho. Hindi po pwede nating baliwalain ang mga taong walang hanap buhay ho sa panahon na ngayon, ha. Pangulong Rodrigo Roa Duterte, dapat ho maglaan tayo ng tamang pondo o tamang pera. Ubos na ho, sabi niyo, ubos na ho ang pera. Abay, maghanap tayo ng pera, Pangulo, para doon sa ating mga kababayan na nawalan ho ng trabaho. Dahil hindi ho po pwedeng, ha, alam nyo ho, isang linggo lamang ho, mawalan ka ng trabaho, abay, tambak na ang utang mo kung mayroong magpapautang sa'yo. At yung inuutangan mo kapag hindi ka nakapagbayad sa pangalawang linggo, sa sunod na linggo, abay, magagalit na ho sa'yo dahil wala na rin ho puhunan yung pong may mga tindahan. Kaya sana ho, ang ating pong gobyerno ay maglaan ho ng tama hong, pamamaraan na upang matulungan ang ating mga kababayan na wala hong trabaho. Hindi ho magkibit-balikat lamang ho tayo. At siya naman ho, ha, mga alkalde, mga mayorso sa buong Metro Manila, ha, handang magpatupad ng lockdown kung kinakailangan sa ilalim ho ng panahon ng General Community Quarantine. Mabuhay kayo lahat ho ng mga mayors dito sa Metro Manila o National Capital Region. At sana ho magkakaisa rin ho kayo upang pong magsanib puwersa, magkakaisa upang pong makatulong po sa ating mga kababayan. At maraming salamat ho, marami ho akong nakikita ho sa mga post sa social media na may mga ilan ho tayong mga mayors ho na patuloy hong tumutulong ho sa ating mga kababayan, patuloy hong tumutupad sa kanilang sinumpaang tungkulin. Na ito yung kanilang mga pinapangako nung panahon na sila ho'y nangampanya, nung sila'y maupo, yan ho, tinutupad lamang nila kanilang mga pinapangako. At doon naman ho sa mga patulog-tulog, meron bang patulog-tulog? Tingin ko wala ho eh.
Ah, ka Jojoy, mukhang wala hoy, lahat ho eh, gising ho eh. Kaya nga yung programa, programa mo hong huli ka ni Jojo Sibyal. Gising, gising Pilipinas, gising ho eh. Ha? At bago ho tayo magtapos ha, ito ho, sabi ho ni U6 Holidome, huwag hong baliwalain ng ating pong gobyerno, lalo na po ng ating LGUs. Ito pong mga kalamidad tulad ho ng lindol. Dapat ho, maliban ho sa problema natin sa pandemya, nitong COVID-19, abay, kailangan din ho na paigtingin din ho natin yung ating pong emergency response, lalo na po sa mga panahon ng kalamidad. Huwag ho nating baliwalain, baka maging komportable ho tayo, ha, mga LGUs, ha, gising-gising Pilipinas, ha, dahil nga po sa nakafocus ho tayo dyan ho sa COVID-19. Kaya bago ho ako magtapos ng aking programa, ako yung babatiin ko lamang ho itong aking mga nagpapa-shout out ho sa akin. Maraming salamat po Kitty Suoy TV, Maria Krisnan Bosibial, Al Muhammad, Julia Padilla, Wonder Nuts, tama ba? Diary, Ziff, Z's Adventure, Mary Grace Boeta, Ebs, You Got Mix Oily, ha? RC, Mix Blug, Be Inspired PH, Terry Nitz, DXB Pinoy TV, Miens, Liz Diary, from Malaysia, ha? Maraming maraming salamat po sa inyo. At Music Heart, Ed Suhail, Henry Rossiti, Mark Izar TV, FG Wata Tips, Ka Atwi Ka Aro, Lolo Groovy TV, Zeri Brown, Dres Motu, Amay Bisaya Official, Riri Ansasa, Team G Flores, Vivi Norms, Stiffy's Choice, Rosel's Blog, OFW Balik sa Bukid, Bisaya in America, Mistin Channel, Jane Rose Siriaco, Alvin John Philip, Dimple, Rudman Blag, Baybo Blag, Kaliwete, Mama Lins Family Blag from Germany. Shout out ho kay Mama Lins Family Blag. Maraming salamat sa inyo, ma'am. Yaya Kunyang, Chris, ano ba ito? Chris Cruz, OC Fishing. Larnie Carmen, Ayay Tibiag. Maraming maraming salamat, sir. Maraming maraming salamat sa iyo, Ayay Tibiag. Robilin Vlog, Jobs TV, Sherwin Casento ICT. Maraming salamat po sa inyo. Isang magandang araw at mabuhay kayong lahat. Yung iba po hindi ko nabati sa sunod po ng aking mga sunod po ng aking video, ha. Maraming 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 salamat sa inyo at sa ating pong mga kapatiran na Muslim. Assalamualaikum mga kapatid na Muslim at sa ating pong mga kaibigan Filipino Chinese community. Maraming maraming salamat po sa inyo sa pagsuporta nito pong aking palatuntunan. At sa lahat ng ating mga OFW, isang magandang araw sa inyo at batiin ko lamang ito hong grupo ni Francis Leo Marcos. Lalo na ho si Bicolanong, lalo na ho si Bicolanong Uragon Ace Espinosa, ha? At yung kanila hong grupo, The Big Brother FLM, Francis Leo Marcos, The Big Brother Francis Leo Marcos. Maraming maraming salamat ho sa inyo at sa lahat ho ng Birada Kamanaba. Maraming maraming salamat. Parknet Media Patrol Group, Holika Matrix, Holika Siso Boys Club, Birada Balita Worldwide, Patas Balita,
Latigo News Online TV. At marami pang iba, isang magandang araw sa inyo. At bago ako magtapos, ako po yung magpapaalala lamang sa inyo, ha? Stay safe po tayo, ha? Okay pa rin, kahit po nasa panahon ng GCQ tayo, kung di kinakailangan, stay at home to save lives. At syempre, ho, kailangan po natin, ha, maghugas ng ating kamay, maglinis ng ating katawan, at magsuot ng face mask at face shield pag lumabas po tayo ng ating tahanan, lalo na sa mga pampublikong lugar, pampublikong sasakyan, at sa ating mga trabaho o opisina. Dahil yan ho ay mandato na ho ng ating gobyerno na kasama na ho ang face shield, ha, sa pagsusuot ho natin. At higit sa lahat, observe proper social and physical distancing. At mabuhay ang masang Pilipino. God bless, Diyos mabalos, at mabuhay ang masang Pilipino. To God be the glory. Doon po sa aking pong executive producer, maraming maraming salamat sa inyo at sa lahat ho na nais hong gustong mag-subscribe sa aking YouTube channel. Subscribe lamang ho, kahit maraming maraming salamat sa inyo. Ha? At huwag kayong mabahala, at kayo po ay una sa aking puso. Maraming maraming salamat. Thank you so much. God bless at mabuhay ho tayong lahat. Okay, kita-kits tayo sa sunod aking mga video. Thank you so much. Mabuhay ho kayong lahat.